Hi guys, so for this video, ang pag-uusapan naman natin is row pivoting. So ano ba yung ibig sabihin ng row pivoting? And at the same time, paano to nakakatulong sa pag-solve natin ng mga solution sa linear system? Sige? According dito, the previous section discusses that the Gauss elimination cannot be performed if the first row's first element is zero. So, however, the most practical remedy is to interchange the first row and the row with the non-zero first element if this scenario happens. So, this technique is called row pivoting. Okay, so, ano ba yung ibig sabihin nitong statement na to? What if ang coefficient matrix nyo class is ganito yung itsura. Kung ang coefficient matrix nyo ay 0, 1, 5, 3, 7, 2, 9, 6, 8. So, sabi dito sa principle, kapag yung unang element ng first row nyo ay 0, hindi kayang masolve ng Gauss elimination or ni Gauss-Jordan method itong system natin. So, sabi sa statement, kung ganito daw yung situation, ang pinaka-practical na remedy is pagbaliktarin mo daw yung row o yung first row saka yung any row na hindi zero yung unang element. Halimbawa, sa second row, dahil yung 3 ay hindi zero, pwede nyo tong pagbaliktarin. So, therefore, ang magiging bagong coefficient matrix nyo is kung pagbabaliktarin natin yung first and second row, 3, 7, 2, 0, 1, 5, and 9, 6, 8. So, dahil yung first row, first column natin ay hindi na 0, pwede ka nang mag-proceed sa Gauss elimination or Gauss-Jordan method. So, yun lang naman yung concept ng row pivoting. Kung nagkataon na 0 to, pagbaliktarin mo lang yan, then masosolve mo na yung linear system. So, for example, this is a practical example class, pero since numerical methods tayo, binigay naman po yung equation. So, ang importante lang is critical thinking dito. This is in engineering mechanics . So, 3 cable tension AB, AC, and AD, as shown in the figure, acts at the top of the flagpole and their resultant is 400 kN directed towards negative z-axis. So, to solve for the tension in each cable, the equations below establish using the equation of equilibrium. So, summation f of x equals 0, that is negative 1 over the square root of 5 FAC plus 4 over 4, 13 FAD equals 0. Summation f of y equals 0, that is negative 5 over 61 FAB plus 3 over 13 FAD equals 0. And summation f of z equals 0, which is negative 6 over the square root of 61 FAB minus 2 over the square root of 5 FAC minus 12 over 13 FAD equals negative 400. So, determine the tension at each cable using the Gauss elimination. So, kumbaga, kasi yung iba baka mali to, ano lang naman to? Ito lang naman yung magiging equation 1 and ito naman yung equation 2 and ito naman yung equation 3. Tapos, ito yung mga unknowns. Okay, so yan yung mga unknowns natin. So, yan yung x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, dito, itong problem na to, ginawan ko lang ng application para at least hindi lang tayo limited sa theory. Okay? So, sige, solve natin to. Solution. So, the working equations for this problem are, so it is noted na all coefficients are converted into 4 decimal places. So, ito po siya. Baka yung iba nagtataka saan galing yan. Pag tinype nyo po sa calculator yung negative 1, the square root of 5 or over the square root of 5, ang lalabas po doon ay negative 0.4472. Yung 4 over 13 po, pag tinype nyo siya sa calculator, ang lalabas is 0.3977. Okay?
So, syempre, zero yung FAB dito kasi, di ba, tingnan nyo, wala naman talaga. So, parang zero FAB lang to, then dito naman, plus zero FAC. So, parang ganun lang naman yung equation natin. Okay? So, ipagpatuloy ko na. I think hindi ko na kailangan pang i-explain isa-isa yung pag-convert sa decimal. Basta tinake note ko lang dito na 4 decimal places na lang siya. Okay? So, dahil dito, pag kinonstruct natin class, yung augmented matrix, kahit i-construct ko na siya ngayon, so that is 0, negative 0.4472, 0.3977, tapos negative 0.6402, then another 0, 0.2308. Ika-copy mo lang yung coefficients, negative 0.7682, negative 0.8944, negative 0.9231. Then lagay ka lang dito ng bar, 0, 0, then negative 400. So, ayan na itong augmented matrix natin. Diba? Tama ba? Yes, tama. Yan. So, therefore, ito nga siya, na-construct ko na siya. Kaya lang po, as I said earlier, hindi pwede na yung first row, first column ay 0. Kasi, hindi na yan masosolve ni Gauss elimination. So, therefore, magpe-perform tayo ng row pivoting. So, paano yon? According dito, interchange row 1 and 2 because yung A11, I am referring to this, is 0. So, note that the solver may interchange row 3 and 1 because the first element of row 3 is non-zero. So, pwedeng itong row 1 saka row 2 ang i-interchange nyo, or pwede rin po na ang interchange nyo is yung row 1 and row 3. Kasi diba ito hindi naman siya 0, yung 0.7682. Basta yung importante, yung ipapa-interchange nyo is hindi nga equal sa 0, yung first term niya. Okay? So, ang ginawa ko dito, yung row 1 saka row 2, yung pinagbaliktad ko. Okay? Ulitin ko, ang ginawa ko, yung row 1 saka yung row 2, ang pinagbaliktad ko. And dahil, after ng row pivoting, take note, kasama po sa mababaliktad itong dalawang 0, nagkataon lang na syempre, pag nagkabaliktaran yan, parehas din lang naman siya 0. Pero kung row 1 and row 3, ang pagbabaliktarin mo, yung negative 400, mapupunta na yon sa taas. Okay? So, note na okay na to. Ang gagawin na lang natin dito dahil hindi na to equal sa 0, mag-i-start ka na ng Gauss elimination. Okay? So, sige, pwede na siguro natin tong isolve using Gauss elimination. So, using the first phase, which is the elimination phase. Ito yung original augmented matrix. Baka yung iba nalilito. That is R2 minus 0 over negative 0.6402 ng R sub 1. Kasi diba, R2 minus 0 divided by negative 0.6402 ng R sub 1. So, technically, 0 din lang naman ito. Diba, magiging 0 din lang naman yan. On the other hand, ito, negative 0.7682 divided by negative 0.6402 ng R sub 1. Basta ang gawin nyo lang is katulad lang yung kanina na Gauss elimination. So, ito kasi dati ng 0. So, ito na lang na 0.7682 ang gagawin mong 0. So, therefore, ito na po siya. Naging 0 na siya. So, ang next is, sabi natin dapat itong tatlong to maging 0 to, diba? Kasi yun yung importante sa Gauss elimination. Dapat yan ay maging equal sa 0. So, therefore, kasi ang gagawin natin, R sub 3 minus negative 0.8944 divided by negative 0.4472. So, di ba? And ito, R sub 2 pala yan. Paki-correction, R sub 2 yan. So, ayan na siya. Ang gagawin na lang natin dyan is, again, iti-take mo na lang yung operator. Halimbawa, R sub 3, 0 minus ito times 0 is 0.
Tapos, negative 0.8944 minus ito times negative 0.4472. So, yun yung magiging 0. So, ang goal ko lang is, ang gusto ko lang i-point out dito, dapat makakreate ka ng upper triangular matrix. Okay lang yan kahit 0 ito. Basta ang importante, yung nasa baba, maging equal talaga itong tatlong to sa 0. Yun naman po kasi talaga yung goal ng Gauss elimination. Okay? Again, that's the ultimate goal of Gauss elimination. Now, back substitution phase tayo. So, sabi nga natin, in the back substitution phase, madali na to kasi natapos mo na yung elimination phase. Ang gagawin mo lang dito guys is unahin nyo muna to. So, negative 1.8154 FAD kasi diba magiging arrangement natin dito is FAB, FAC, and FAD. Imbis na x sub 1, x sub 2, and x sub 3, ito na po ang gagamitin natin. So, balikan natin dito for the back substitution phase. So, yun na nga, equation 3 ito. So, simple division, ang mabibigay ni FAD is 220.3371 kilonewton. Yung equation 2 natin, saan siya galing? Ito siya, negative 0.4472 FAC plus 0.377 FAD equals 0. So, pag sinubstitute nga natin yan, diba? Kung titingnan nyo, ito yon. Then, pag sinalpak mo yung 220.3371, so, ito na ang kalalabasan. Kasi po, diba, ililipat natin ito. So, parang magiging 0 minus 0.3077 ng 220.3371. Then, i-divide mo na lang ni negative 0.4472. So, ang sagot is 151.6049. And lastly, for equation 1, that is negative 0.6402 FAB plus 0 FAC plus 0.2308 FAD equals 0. So, parang ito, ililipat mo lang. So, ayun din, ililipat mo lang. So, ayan siya. 1 over negative 0.6402 0 minus 0.2308 ng 220.3371 minus ito 0 times 151.6049. So, ang magiging sagot natin is 79.4342 kilonewtons. So, ayan na. By back substitution phase, alam na natin na yung FAB pala is 79.4342 kilonewton. Yung FAC is 151.6049 kilonewton. And yung FAD is 220.3371 kilonewton. So, yun na po yung mga forces sa member. Basta ang goal lang nitong lesson natin for row pivoting, kapag yung pinakaunang element ng coefficient matrix ay 0, makipag-interchange ka sa row. From the word itself, row pivoting, so wag nyong gawin ang column pivoting, okay? Row lang para mas madali ang pagsosolve. So, I think pwede ko nang i-end itong video na to. So, thank you so much for listening and I hope may natutunan kayo dito sa video na to. So, bye-bye!